Hi guys, so for today's video is gabi natin is about tuturo sa inyo kung paano ang pagluluto ng white rice and yellow rice dito sa Saudi Arabia. Ito yung mga kanin na kadalasan nila niluluto sa pang-araw-araw. So just keep on watching guys! So una, so magtatakal tayo ng isang takal na bigas gamit ang aking panakal na baso. So guys, i-share ko sa inyo later so kung bakit baso ang ginamit ko. At yan, hugasan natin ng maigi ang bigas. So yan. So kaya make sure na is malinis na malinis yung bigas. Kasi dito guys, yung bigas dito talaga sa Saudi is talagang wala na talagang lasa. Kaya okay lang yan kahit hugasan natin ng ilang beses. So, ayan, nagpainit na ako ng kaldero. Ayan, so, lagyan natin ng... Actually, guys, edit kahit anong oil ang pwede nyo gamitin, vegetable or olive oil or butter, pwedeng-pwede, guys. So, na magpapalasa sa inyong kanin. Kasi dito, guys, sa Saudi, hindi nyo na itatanong is mahilig sila sa mga... hindi naman mantikadong mga kanin. Pero yan ang mga gusto nila, lalo't yung mga lalaki dito, guys. So ayan guys, ihalo na natin ang bigas dahil igigisa natin siya dyan. So gamit ang nilagay nating olive oil. So ayan, so yan ang ganyan ang proseso ng pagluluto nila dating dito na bigas guys. So ito gagawin natin guys is yellow rice guys. So ayan. So yung halu-haluin ko lang para mag-mix yung olive oil sa bigas. So, habang naghahalo-halo ako dyan is, syempre, nagda-dry ang ating ano. Saka natin siya lalagyan ng tubig gamit ang aking panakal ng bigas kanina na yung baso. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, sishare ko sa inyo kung bakit ang baso na yon ang ginawa kong panakal. So, ayan, lalagyan na natin siya ng tubig gamit yung ginamit kong panakal kanina. So, isang takal na bigas is... dalawang takal ng tubig. So, yan ang takalan namin dito, guys. Para at least hindi sobra at hindi rin malata ang ating kanin. So, yan yung panakal natin, guys. So, 1:2. So, isang takal ng bigas sa dalawang basong tubig. So, yan. Takpan natin saglit. Tintayin natin yung medyo kumulo. So, guys, nag-ready na rin ako nito. Yan. Ito yung tinatawag na kurukum dito. Kung wala kang kurukum, is pwede na ang turmeric. So, lalagyan din natin siya ng cinnamon wood. Then, meron din tayong salt. So, ayan, medyo mainit na ating bigas. Medyo parang may konting luto na siya, guys. So, ayan, haluin natin ng konti. So, ready na siya. Nalalagyan na natin siya ng mga sangkap na pinakita ko sa inyo kanina. So, ayan, basta ganyan yung rice natin is pwede na siyang lagyan. Or, pwede na ihalo yung mga sangkap na kinuha ko kanina. So, ayan. Ito ang ating, so konti lang yung nilagay ko muna guys, so hahaluin ko muna siya. So ayan, gamit ang ating panghalo, ayan. So pwede mo siyang dagdagan or pwedeng sapat lang, so dahil nga may mga batang kakain at hindi nila masyadong malasahan yung turmeric or kaya yung kurukum, so yung sapat lang guys, yun, hindi ko siya inubos lahat, so ayan. So hahaluin mo lang. Yan, para magpantay ang kulay doon sa rice. So, yan. Any, ano guys, na ano kung wala kang kurukum, pwede yung turmeric yan. So, lalagay na natin yung cinnamon wood para pampabango ng ating kanin. At, syempre, ang ating pampalasang asin. So, ayan guys. So pagka ito is parang ulam na may kasama ka ng ulam sa sarap ng kanin mo. So, yan, nahaluin mo lang siya. Then, make sure na yung tubig mo eh, hindi ganun kadami para sapat lang at hindi malataang yun. So, takpan mo lang at wait mo lang hanggang sa maluto. So, ayan na guys, yung ating kanin medyo haluhaluin ko lang siya ng konti.
para pumanta yung pagkakaluto niya. So ayan, so takpan lang natin ulit. So ang gagawin naman natin ngayon guys is pagluluto tayo ng white rice gamit ang rice cooker. So ayan, same process din guys. So ayan, hinugasan ko na. So isang takal din siya. Ayan. So habang nililinis natin yan, ayan, ayusin maigi ang paglilinis. Pero, so hindi na mawawala yung lasa at saka yung sustansya niya guys. Kasi as in talagang masustansya naman yung bigas. As nagsisure lang tayo na malinis yung bigas na niluluto natin. Ayan. Ganun din guys, 1 cup of rice is 2 cup of water. Yan. So ayan, para hindi lata or hindi kulang ang ating sabaw. So ayan. So ayan, sasalang na natin ang ating kanin. So wait lang natin hanggang sa kumulo yan. Pero ngayon guys, is nag-ready na ako uli. Yung same process din guys. So meron akong asin, may olive oil, may sili. Share ko sa inyo mamaya bakit may sili. Yan. Masarap kasi dito yan guys. Parang kabsa. So ayan, check natin ating kanin. Ayan na guys, kumukulo na siya. So pwede na, ready na ang ating kanin para ilagay yung mga sangkap. Ayan. So ilalagay na natin siya habang kumukulo para mag-mix. Ayan, naglagay ako ng olive oil. So guys, hindi porket ganun karami yung olive oil is ang talaga hindi guys, kasi absorb ng kanin niya yan. So naglagay na ako ng asin. So ayan, then ang ating pampabangong cinnamon wood. Ayan. So halo-haluin ko lang ng konti. Ito is white rice naman to guys. Na kung saan is pwede naman to. Sobrang sarap guys. So try nyo rin sa bahay nyo pagluto na ganyan. As in masarap. So ayan na guys. So ayan. Medyo okay-okay na yung ating kanin. So i-mix ko lang ng konti. Ayan. Sobrang ganda ng pagkakaluto niya guys. So yung kaninang tubig guys. So nagbawas ako ng konting tubig. Dahil gusto kong medyo parang dry ang ating rice. So ayan nga. So ilalagay. Pwede na ready ng ipatong yung sili dyan. So ayan. Pagkapain-in na guys. Yan. Pwede mo na ipatong yung rice. So ayan na guys, luto na yung ating kanin. So ayan na siya, sarap, grabe it. As in talagang na nagsasama yung amoy ng cinnamon at saka yung onion guys, yung sili. So ayan na guys, rinipare ko na siya dyan. So thank you for watching this video guys. Kung natakam ka sa kanin pa lang is share this video. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe your channel guys. At saka click mo na rin yung notification bell sa baba para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So ayun lang, I hope so nakatulong tong video na to at na i-share ko sa inyo kung paano lutuin ang yellow and white rice dito sa Saudi Arabia. So actually yan guys, yung mga paboritong rice ng mga Arabo dito, lalo't na may mga lalaki at mga babae syempre. So ayun lang guys, so see you again sa my another video and God bless. So see you again, bye.